Magandang gabi po, Monsignor Rañada, at marami pong salamat sa muli ninyong pagbibigay ng oras at kaalaman sa aming mga Prex graduates na patuloy na nagpapalalim sa aming kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At nawa po ay huwag po kayong magsawa sa amin at dalangin po namin na Monsignor na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Hi mga kuya at mga ate, good evening po sa lahat. Narito po tayong muli sa ating monthly 7 piece. Ano po ba ang ibig sabihin ng 7 piece? Ito po yung pagsamba, pagpupuri, pag-aaral at pagninilay tungo sa pag-ebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. At sa gabi pong ito, sama-sama po tayo sa pagpaparangal sa ating mahal na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang atin pong praise and worship ngayon ay gagampanan ng San Isidro Labrador Parish Prex Secretariat sa pangunguna po ng kanilang chair couple na sina Kuya William at Ate Telma Chua. Kasama po ang kanilang kura paroko na magbibigay sa atin ng kanyang mensahe ng pagtanggap. Mga kuya at mga ate, pakinggan po natin si Reverend Father Christopher Santos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kuya at mga ate. Kami po sa San Isidro Labrador ay nagagalak para mag-host para sa ating 7 Piece na ating ginaganap sa ating patuloy na pagsamba, pagpupuri, pagbasa at pagninilay para sa ating paglilingkod sa Panginoon at pag-ibanghelyo. Alam niyo po, ako bilang kura paroko at pastol ng aming parokya ay isang magandang pagkakataon itong 7 Piece para sa patuloy na pagpapalalim at pagnilay at pag-aaral para sa ating mga prex graduates. Yung pagkatapos na sila'y magising sa kanilang pananampalataya, ang pangangailangan para mas lalo pang palalimin, mas lalo pa na maging sentro ang Panginoon sa kanilang buhay nang sa gayon, maging mabunga ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa ating Diocesan Secretariat ng Prex sa pagkakataon na may ganitong venue para tayo ay makapag-aral, makapagpuri, lalong-lalo na ngayon na patuloy pa rin ang ating pandemya. Sa aming parokya ay pansamantala muna ay wala munang Prex, pero gayunpaman buhay pa rin sa pamagitan ng ganitong pagkakataon na habang tayo ay namamahinga, nagre-recharge, wala man tayong mga prex seminar for the meantime, pero nagpapatuloy ang ating paglilingkod sa Diyos sa maraming paraan. At ang pagninilay, ang pag-aaral, ang pagsamba ay isang uri pa rin ng paglilingkod na hindi mapapantayan. Kaya again, welcome sa aming parokya. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay maging host parish para sa ating 7 Piece. Maraming salamat, Monsignor Rañada, at ang Prex Secretariat sa initiative na ito. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon at nawa patuloy na maging maalam ang pananampalataya na ginising ng ating Parish Renewal Experience upang patuloy tayo na sumunod sa yapak ng Panginoon at makapaglingkod sa ating simbahan na siyang, sabi natin, pinakamahalaga na ating responsibilidad bilang mga Katoliko. Muli, pagpalain tayo. God bless us all. At nawa, maging makahulugan ang ating 7 Piece na ito na aming ipagdiriwang kasama po ninyo. Maraming salamat po, Reverend Father Christopher, sa inyong mainit na pagtanggap sa ating 7 Piece. Simulan na po natin, mga kuya at mga ate, ang ating praise and worship upang maigawad na natin ang parangal sa ating mahal sa tatlo. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon as we join the San Isidro Labrador Prex Music Ministry in singing the Bible Enthronement Hymn.
Kaya't mga kuya, damhin po natin ang presensya ng Panginoon as we sing, Come Holy Spirit. Salamatan, Panginoon at aming Ama. Ikaw ang lumikha sa amin at nilikha mo kami mula sa pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay aming patuloy na ibinabalik sa iyo sa pamamagitan ng aming mga ginagawa. Hindi man kami karapat-dapat sa pagmamahal na inuutos sa amin dahil sa aming kahinaan, dahil sa aming mga maling pagpili. Ngunit sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, niligtas mo kami, inalaya at binigyan ng kaligtasan upang kami ay makasamba at makalapit sa iyo. Panginoon, sa aming pong gagawing programa, amin nawang patuloy na maisabuhay ang iyong puro at ang iyong kalooban. Maraming salamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Ang mga ito ay biyaya at grasya na magpapatunay ng iyong walang kondisyon, lubos na pagmamahal at pag-ibig sa amin. Kaya nga, ito rin ang aming ibinabalik sa iyo sa pamamagitan ng aming matapat, buong puso at walang masubaling paglilingkod at pagbibigay ng aming sarili sa mga gawain ng aming simbahan. Nais namin na ipadala mo ang iyong Espiritu sa amin, kuskusin mo kami, ilumin at mukawin at sa gayon aming matangkog ang iyong kalooban, ang iyong pagtawag sa amin, ang aming responsibilidad na maging alagad at apostol na magpapalaganap ng iyong mabuting balita at nawa sa pamamagitan ng aming munting kontribusyon mabago namin ang mundo, mabago namin katulad ng pagbabagong ginawa ng iyong anak. Paspasan mo kami sa aming gawain, paspasan mo kaming mga mahal sa buhay, pagpalain mo kami iyong rasya at pag-ibig. Ang lahat ng ito'y aming hiling sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Papuri at pagsamba sa iyo, aming Diyos Ama sa langit. Ikaw ang hari ng mga hari, ang kabanal-banalan, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. Naririto kami ngayon sa iyong harapan, aming Panginoon, upang papurihan ka at sambahin. Ang iyong pag-ibig ay sadyang napakadakila. Ikaw, O Diyos, ang lumikha ng sandaigdigan at sangkatauhan. Gumawa ng lahat ng bagay dito sa lupa upang kami ay mabuhay na maayos at matiwasay. Ikaw ang dakilang tagapagtustos sa aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Luwalhati sa aming dakilang manunubos na sa kabila ng aming pagiging makasalanan ay nariyan ka, O Panginoon, na laging nagpapatawad sa amin. Sinasamba ka namin. Ang iyong dakilang awa at pagmamahal ay wagas at walang katumbas. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na nagpakasakit sa krus, alang-alang sa aming mga kasalanan. Pinababa mo ang iyong banal na espiritu upang kami ay gabayan at akayin sa tamang landas patungo sa iyong kaharian. Papuri, Panginoon, na kami ay tinawag mo upang maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng preks. Ninais mo na maging instrumento kami sa pagpapatuloy nitong online 7Ps upang maipalaganap ang iyong mabuting balita at dakilang pagmamahal sa iyong simbahan at aming kapwa. Ang lahat ng walhati, papuri at pagsamba ay sa iyo, aming Diyos. Sa buong kalamitan.
Ama, patawarin mo kami sapagkat kami ay nagkasala at patuloy na nagkakasala sa iyo. Kami ay pawang mahihina. Patawad po sa aming pagkukulang ng pananampalataya sa iyo. Sa tuwing tumatalikod kami sa iyong mga utos, sa hindi naming pagbibigay halaga sa iyong kabutihan, sa aming pagbabaliwala sa iyong biyayang bigay, patawad po, Panginoon. Patawad, Ama, sa aming pagiging makasalili, sa hindi pagtulong sa aming kapwa, sa maling pakikitungo sa iba, sa hindi namin pagpapakumbaba, bagkus nagiging mapagmataas kami. Patawad po sa aming pagsisinungaling na madalas nagiging sanhi ng kaguluhan. Patawad sa hindi namin pagtugon sa tawag ng paglilingkod. Nagiging abala kami at mas binibigyan namin ng prioridad ang mga makamundong bagay. Patawad sa mga pagkakataong nakakalimot kaming magdasal at lumapit sa iyo. Ang lahat ng aming mga pagkakamali ay lubos po naming pinagsisisihan sa pamamagitan ng pagtitika at buong pusong pagpapakumbaba sa mga nagawang kasalanan. Kami po, Panginoon, ay buong puso nagsusumamo sa iyo na ibuhos mo sa amin ang iyong walang hanggang awa at habag at patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasala. Kami po ay naninilukod, Panginoon. Ito ang samot dalangin namin sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Patawad po, Panginoon. Patawad. Amen. Bigay ng lahat ng biyaya. Nagpapasalamat kami sa kaloob na buhay for the breath that sustains life. Maraming salamat, Panginoon, sa misteryo ng paglikha, sa kagandahang nakikita ng aming mga mata, sa mga bagay na hindi namin nakikita na pinupuno ang sansinukob ng kamangha-mangha, sa kagalakan na naririnig na aming mga tenga. Maraming salamat po sa pagkaing nagpapalusog sa aming katawan, sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan.
Nagpapasalamat kami sa pagkakaroon namin ng mga komunidad, pamilyang naghuhubog sa aming pagkatao, sa mga kaibigan na nagmamahal sa amin, mga kasama sa trabaho, nakabahagi at katuwang namin sa aming mga araw-araw na gawain. Maraming salamat sa mga lingkod ng iyong simbahan, mga kaparian at lahat ng mga mananampalataya. Salamat sa mga kuya at ate sa preks. Sa pamamagitan nila at sa iyong patuloy na patnubay, ay naibabahagi namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mapagpalang mga kamay. Pinangangalagahan mo kami sa anumang karamdaman at kasamaan. Maraming salamat sa sakripisyo alang-alang sa aming mga kasalanan at kahinaan. Maraming salamat sa iyong walang katapusang pagpapatawad, sa iyong wagas na pagmamahal at awa. Walang hanggang pasasalamat ang alay namin sa iyo, aming Panginoon. Amen. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mahirap pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na suka, pagsubok na iyo inahintulutan sa laban, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at patutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Dakilang Panginoon, aming inaalay ang lahat ng aming mga gawain, mga sasabihin at isipin. Dahil po sa inyong patnubay, ang lahat ng mga ito ay magiging maayos at naayon sa iyong mga plano. Mahal naming Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga sarili, pati ang aming mga mahal sa buhay. Patnubayan niyo po ang aming mga harap buhay na siyang pinagkukunan namin para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Pinihiling po namin na makamtan namin ang malusog na pangangatawan, masayang samahan at maliwanag na kaisipan, upang ang lahat ng aming mga desisyon, gagawin at sasabihin ay naaayon sa iyong kalooban. Panginoon ng buong sangkatauhan, i-bless po ninyo ang lahat ng namumuno sa simbahan, mga kaparian, mga nagsisibi sa bawat parokya, at lahat ng nananampalataya. Ama, kayo po ang maging patnubay naming lahat upang maisa katuparan namin ang iatas na tungkulin at layunin ng Rex. Gabayan niyo po kami at ang mga miyembro at opisyalis ng pambansa at lokal na samahan ng Rex sa buong Pilipinas sa kanilang pagbibigay ng patuloy na moral at spiritual support sa mga paklase ng PREGS. Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin
ang lahat ng mga concerted effort ng aming mga leader. Nawa, hindi po sila magsawa sa pagbibigay ng walang pasubaling pagtulong at pagsubaybay. Simula noon at hanggang ngayon, kahit sa gitna ng pandemic dahil sa COVID-19. Tinataas din po namin ang mga namumuno sa aming bayan Panginoon. Bigyan niyo po sila ng iyong karunungan upang piliin nila ang gumawa ng mga batas na nakatuon sa kaibuti at kapakanan ng mas nakararami, lalo-lalo na ng mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng aming hiling, samo at dalangin ay tinataas at inaalay namin sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Amen. Mabuting balita ayon kay San Mateo.
Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso upang ako'y maging karapat-dapat na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong narinig na ebanghelyo ay ang kwento ng paghahambing ng kaharian ng langit sa isang kabukiran na may nakabaong kayamanan. Nang ito ay malaman ng isang tao, dali-dali po niya itong tinabunan upang maitago sa kaalaman ng iba. At gumawa ng lahat ng pamamaraan upang mabili ang nasabing bukid para mapasa kanya hindi lamang ang kabukiran kundi lalo ang kayamanan na naroroon. Gayun din ang kwento ng isang negosyante na nakatagpo ng isang mamahaling perlas. Dito ay kanya ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili at mapasa kanya ang nasabing perlas. Sa parehas na kwento ay nakita natin ang pagpapahalaga sa kaharian ng langit na kapag dumating na ang pagkakataon na ito ay ating matagpuan, tayo nawa ay maging tulad nila na handang isakripisyo ang lahat upang mapasa atin lamang ang kasiyahang dulot ng pagtanggap sa kaharian ng langit. Sana ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng nag-uumapaw na pagnanasa na matanggap ang kaharian ng Diyos kahit tayo'y mga buhay pa dito sa lupa. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay nagnanais na matanggap ang biyaya ng kaharian ng Diyos, hindi lamang sa ating pagpanaw, kundi ngayon sa ating paglalakbay bilang mga Katoliko. Tulad ng marami, ako rin ay isa sa mga nagnanais na matanggap ito. Masasabi ko pong ako ay laking simbahan dahil sa impluwensya ng aking mahal na lola, si Lola Oray, na siyang nagpalaki sa akin noong mga panahong nagkahiwalay ang aking mga magulang at nagkaroon ng sarili-sarili nilang pamilya. Kami ng aking kapatid na si Ulysses ay parehong lumaki sa piling niya. Naalala ko pa noong aking kabataan na halos araw-araw ay maaga kaming nasa simbahan. May mga pagkakataong pang kami pa ang nagbubukas ng simbahan dahil sa sobrang aga naming dumating. Pinanakihan ko ang ganitong sistema. Bagamat ako ay sobrang mahiyain at madalas ay bahay at eskwelahan lamang ang destinasyon, ay lagi pa rin akong kasama ni Lola na magsimba, magdomedaryo, magdasal sa patay, mag-black rosary, magprosesyon at kung ano-ano pang gawain ng simbahan. Pero lahat yon ay kabuntot lang niya ako. Kaya naman nang ako'y makagraduate ng college noong 1999, naging buo ang loob ko na maglingkod sa kanya bilang isang lektor. Sabi ko noon ay gusto ko ring magbahagi ng aking kakayanan sa simbahan para ibahagi ang kanyang salita. At dito nagsimula ang aking mas malalim na paglalakbay kasama ang ating Panginoon. Nagsimula ako maging active sa aking unang ministry, a Ministry of the Word, mas kilala bilang Lectors and Commentators Ministry. Unti-unti ko rin naipakilala ang aking sarili sa simbahan kahit hindi ko nakasama pa si Lola dahil sa mga mumunti kong paglilingkod sa loob ng aming simbahan. Ilang taon ang lumipas nang i-appoint ako ng aming noong kura paroko na Reverend Father Albert Delvo
dahil sa sisimulang bagong ministry ng diocese, ang multimedia ministry. Dahil sa nakitaan daw niya ako ng kakayanan para simulan ang bagong gawain na ito sa aming simbahan. Dito nagsimula ang aking pagiging ministry coordinator at napabilang sa Parish Pastoral Council na kung saan ay nakilala ko ang iba't ibang tao na lingkod din ng ating simbahan bukod pa sa aking mga kasama sa LECOM. Ito ang nagbukas ng oportunidad sa akin na mas maibahagi ko ang aking kakayanan pagdating sa multimedia. Ngunit aaminin ko, hindi ito naging madali sa akin. Kasabay nito ang aking trabaho bilang isang guro, kasama pa ang aking muling pag-aaral para sa aking masteral. Ngunit isang bagay ang aking natatandaan. Sa tuwing may mga gawain sa simbahan, tila bagang lumilinaw ang aking ibang schedule. Hindi nagiging mahirap para sa akin dahil para bang umaayon ng lahat sa kagustuhan ko na walang mamiss na kung ano mang gawain ng simbahan. Hanggang dumating ang taong 2010 na kung saan ay inatasan ng lahat ng mga miyembro ng bawat ministry na dumalo sa Prex Weekend Seminar, lalo pa na muling bubuhayin ng Prex sa aming parokya. Kaya naman, kasama ng aking mga kapwa lectors, ay dumalo kami at itinalaga ang sarili sa buong weekend na iyon. Noong una, ang akala ko ay isang weekend lang. Tapos na. Ngunit may mga kasunod pa pala. At hindi ko po inaasahan na ito ang magbubukas ng pagkakataon na mas lalo pang mapalalim ang aking ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Tila ba hinahanap na ng sistema ng aking katawan ang weekend meetings, mga prex classes, mga fellowships. Nakadagdag pa rito ang pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng prex secretariat. Eventually ay naging prex speaker for talk number 7 on healing and reconciliation. Nagkaroon din ako at ng aking partner ng pagkakataon na magbigay ng aming talk sa ibang parokya tulad ng St. Joseph Parish sa Quezon City at San Beda Church sa Manila. Ito ay mas lalo ko pang nakita at naramdaman ang paggalaw ng Panginoon sa aking buhay. At ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya. Na kung saan ang aking asawa ay tinawag rin para maging isang lay minister. Bukod pa dito ay ang aming mga anak. Si Hannah na aming panganay ay nagsimula na rin sa Parish Youth Ministry. Na kung saan sa paglipas ng panahon ay naging isang ganap na youth leader. Hindi lamang sa aming parokya, kundi ganun din sa ating diocese, sa Diocese ng Novaliches. Sa pamamagitan ng mga i-programs na aktibo niyang sinalihan. Naging sharer and facilitator din siya sa mga activities ng Youth for Christ. Noong 2011, ay muli kaming binigyan sa ikatlong pagkakataon para maging mga magulang na isa pang anak, si Angel Hayina. Siya ang sumunod kay Hyacinth Rain na siya rin nagbasa ng mabuting balita kanina. Ang taguri ng marami kay Angel ay Prex Baby. Dahil dumating siya sa amin ng panahon na pareho kaming aktibo ng aking asawa, Prex. Ako bilang speaker, samantalang magkatuwang kami sa documentation tuwing may mga paklase ang Prex. Siya rin ang aking supportive companion tuwing may mga imbitasyon sa labas ng aming parokya. Taong 2016 na magsimula na rin maglingkod si Haya bilang isang lector sa kanilang school and eventually ay nabigyan ng pagkakataon na maging isang junior lecom at choir member sa parokya ng San Isidro. Sa kasalukuyan ay siya ang pinakabatang lector dito sa parokya. Sa parehong taon ay nabigyan ng isang pagkakataon ng aming pamilya para tumanggap ng gawad parangal para sa modelong katolikong pamilyang Pilipino na ipinagkaloob ng Family and Life Commission ng Diocese ng Novaliches. Sa panahong ito, ay mas lalong pinag-igting ang aming kagustuhan na maglingkod sa Panginoon, hindi na bilang mga individual,
kundi bilang isang pamilya. Nagpatuloy ang aming paglilingkod bilang isang pamilya, bagaman sa kanya-kanya naming mga ministries. Sa kasalukuyan ay nadagdagan pa ang aming pamilya. Pinigay sa amin si Hans, ang aming pandemic baby. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay, natagpuan pa rin namin ang kayamanan at ang napakahalagang perlas dito sa lupa sa pamamagitan ng aming mga anak. Kaya naman ang kaharian ng Diyos ay lubos naming nadarama sa aming buhay. Hindi ko masasabing perpekto ang aming pamilya. Meron kaming mga kanya-kanyang kahinaan. May mga pagkukulang kami bilang mag-asawa, bilang mga magulang, ang aming mga anak, bilang isang pamilya. Ngunit patuloy kami nagsusumikap na matanggap ang biyayang bukas palad na ipinagkakaloob ng Panginoon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Mananatili kaming naniniwala sa Kanya at nakakapit kay Lord bilang isang pamilya. Hanggang sa dumating ang panahon na tawagin niya kami sa aming huling hantungan. Alam kong wala kaming magiging pagsisisi sapagkat natagpuan namin ang yaman ng bukid at ang pinakamahalagang perlas, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ito ang kayamanan na labis naming ipinagpapasalamat. Magandang gabi mga mahal naming kuya at ate. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa grasya ng muling pagdaraos ng ating 7 Peace ngayong gabi. Salamat o Diyos sa Pre-Secretariat ng San Isidro, Labrador, Parish sa pagbibigay ng kanilang oras, talento at sa pagbabahagi ng kanilang buhay upang may sakatuparan ang aming paghahandog na ito sa iyo o aming Diyos. Mga kuya at ate, kalakip ng pasasalamat sa Panginoon, nais namin ipakilala sa inyo at bigyan ng karapatang pagpapahalaga ang mga bumuo ng praise and worship ngayong gabi. Mula sa kanilang koro-paroko, Reverend Father Christopher Santos at ang kanilang chair couple, Kuya William at Ate Thelma Chua. Kilalanin natin ang mga prayer leaders. Invocation prayer, si Reverend Father Christopher Santos. Adoration prayer, Ate Tess Eduardo. Contrition prayer, Kuya Rainer Ocampo. Thanksgiving prayer, Ate Lorna Tumampo. At supplication prayer, Ate Malu de los Reyes. Si Ate Hyacinth Reyes naman po ang bumasa ng magandang balita. At si Ate Hani Banzuelo ang nagbahagi ng kanyang pagninilay at ng karanasan bilang patotoo sa magandang balita. Ang Head Music Ministry ay sila Kuya Jens Plasabas na tinulungan ng kanilang animator sa pangungunan ni Ate Main Ramirez Fernandez. Ang recording at pagbuo ng mga video ay isinagawa sa pamumuno ni Ate Hani Banzuelo, Head ng Social Communication ng parokya. Mga kuya, mga ate, inaasahan namin na naipalaganap ninyo ang ating video at ang inyong Prex Community sa parokya ay nag-iisa sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon na isinagawa natin ngayong gabi. Inaasahan din namin na tayong lahat ay nakadalo sa Santa Misa dito sa Santuario de San Paolo ngayong gabi. At napakinggan natin ang dakilang pagtuturo na ibinigay ng ating minamahal na Reverend Monsignor Rañada. Mga kuya at ate, patuloy po natin ipanalangin ang grasya ng 7 Peace. At sa biyayang 7 Peace, tayo ay nagkasama-sama sa gitna ng banta ng pagpapalaganap ng virus ng pandemya. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa at ang muling pagdaraos ng ating mga Prex Weekend Encounter. Marami sa ating sekretaryat ay nagsisimula na magplano ng kanilang paklase. Ipagdasal po natin ang pagbabalik sigla ng Prex sa ating mga parokya. Muli, upang tapusin ang ating praise and worship ngayong gabi, narito po muli ang ating sabayan, ang San Isidro, Labrador, Parish, Prex Music Ministry.
Mga ate at mga kuya, sa pagkakataong pong ito, inaanyahan ko po kayong lahat at sabay-sabay nating kantahin ang theme song ng Prex, Jesus, You're My Number One.